balik tayo ulit sa topic natin for tannic acid about sa talisay. Ang tannic acid is hindi lang nakukuha siya sa talisay. Nakukuha rin siya sa mga mahogany. Ang ibig sabihin kasi ng tannic acid, ito yung nagpapa-color brown sa brownie sa ano natin, sa tubig natin. Ano ba yung advantage ng tannic acid sa pagdating sa aquarium natin? So maganda ba yung tannic acid sa mga isda natin? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tannic acid? So ang tannic acid, mga kagapi, yun ang dagta, kumbaga food color. Yan yung papakita ko sa inyo mamaya. So ano ba yung epekto ng tannic acid sa isda natin? Okay lang siya na yung sabi ko nga sa inyo sa yung vlog ko na nakaraan, yung about sa down ng talisay, is wag lang siyang sumobra ang pagka-color ng pagka-tannic acid niya. So, yung pagka-color ng sobra sa water natin, may sinample ako ngayon sa inyo, ipapakita ko. Yun ang nagkukos ng pag-susunog ng pins ng isda natin. Sobrang tapang niya kasi. And then also, yung nag-iiba yung color ng isda natin. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, dapat hindi siya sobrang madilaw ang pagka tannic acid niya. So, yung tannic acid guys, ibig sabihin yung dagta niya lang. Ano natin dito, yung focus natin, ano ba yung benefits niya sa tanke natin, di ba? So, yun nga, ang tannic acid ng isang dahon ng talisay is nakakapatulong siya sa about sa water condition also. Pinaka-importante yung water condition. And then, yung pangalawa, yung nakakapaggamot po siya. Okay? Nakakapaggamot po siya ng fungus, pin rot, nakakapaggamot po yan. Okay? Yun nga lang yung sabi ko sa inyo, wag lang masobrahan. Okay? Lagi nyong tanda, ulitin nyo na wag lang masobrahan. Kumbaga, pag nakita nyo lang madilaw, tanggalin nyo na agad. So, tuwing kailan ba malalaman na madilaw na, kumbaga, makita mong gaano katagal, ilang days. So, ako sa observation ko, pinaka mabilis na magdilaw is one day lang, 24 hours, nagdidilaw siya. Lalo na pag mga yung kinuha nyo ng dahon ng talisay, yung pinaka dry na dry, yung crunchy na siya. Yun, mabilis magdilaw yun. Ito yung sample ko ngayon, ang tannic acid, okay? Ang tannic acid yung color, diba? Tinan nyo. Pansinin nyo yung color niya. Wala po tayong filter dyan. So, pansinin nyo yung color niya. Nagba-brownish na siya, diba? Sobrang brown na siya. Kumpara dito sa wala pang dahon ng talisay. And then also, meron akong kakalagay lang kaninang morning, mga 8 a.m. So, ngayon, anong oras na is 3 p.m. Ito na siya ngayon ang color niya. So, pansinin nyo yung color niya sa kabilang tangke. Diba? Nagda-dark na siya. Okay? Nilalagyan natin ng tawag dito. Lagyan ko ng dahon ng talisay. And then also, yung mga snail, nandyan. Pumatong lahat dyan sa dahon ng talisay natin. So, isa sa mga tanong, Boss Bri, bakit isa sa mga tangke mo, isa lang yung nandoon, dalawa lang sila. Ano po yan? Ganito yung ginagawa ko. Inuuna ko muna po ito na magdilaw siya. Kumbaga hindi siya masobra ng dilaw. Gaano po ba yung sobra ng dilaw? Ganito po, sobra po ito. Okay? Sobra po ito sa pagkadilaw. Ito mamaya-maya tatanggalin ko na ito. Mga 6 to 8 p.m. tatanggalin ko na yan. Pag tinanggal po, paano po yung dahon? Pwede pong ilagay sa ibang tangke. Pwede nyo po ilagay sa ibang tangke, pero make sure na huhugasan nyo ulit ito. Kasi yung mga bad bacterias ay dumikit na dyan sa dahon ng talisay. Okay? Dumikit na siya dito. So, kailangan nyo, pagkakuha nyo nito, huwag nyong ilagay agad-agad sa isang tangke. Okay? Pagkakuha nyo yan, hugasan nyo muna ng water, and then tsaka nyo siya ilagay sa isang tangke. Okay? Ito yung isa sa mga dahon ng talisay natin. So, nandito ang albino blue topaz. So, tingnan nyo siya ngayon. Nagiging okay na yung water niya, di ba? Tapos, pansinin nyo, napaka sobrang tawag dito, clear ng water niya. Also, tatanggalin mo na siya
mga mamayang gabi, tatanggalin mo na siya, ililipat ko na siya sa ibang tangke na wala pang dahon ng talisay. Ayan siya, may dahon ng talisay. Ito, okay na rin yung pagka-color. Ito, kulang pa. Tingnan nyo, kulang pa yung color niya. Pagpapansinin nyo. So, ayan. So, kulang pa siya. Kailangan, mga siguro kinabukasan ko pa ito, pwedeng tanggalin. Okay? Ito naman, yan. Nagiging okay-okay na yung pagka-color ng, ano, ng dahon ng talisay natin. Ayan, pansinin nyo rin, may dahon ng talisay din to, yung red lace natin. Ayan. Nakadahon ng talisay din yan. So, ito yung breeder natin, nakadahon ng talisay din yan. Okay. Try natin, nakadahon ng talisay din yan. Also, yung ano natin, nag-grow out natin na metal, nakadahon ng talisay din yan. Nandun. So, nakadahon sila lahat ng talisay. So, inihintay ko lang yung pagka-tannic nila na kumbaga magdilaw-dilaw siya ng konti tsaka ko siya ililipat sa ibang tangke. Tandaan mga kahabi, yung tannic acid, masama po siya pag sumobra sa pagkadilaw ng tangke nyo. Okay, like yun, nakikita nyo to. Yan, masama po siya para sa guppies natin kasi pwede siyang mag-iba yung color ng alaga natin. Tapos una, yung masunog yung mga pins nila sa sobrang tapang ng tannic acid. Okay, kaya sabi ko sa inyo, pag nakita nyo ng tama na yung pagkadilaw niya, pwede nyo nang tanggalin and then hugasan, ilipat ulit sa ibang tangke. Okay, hugasan. Wag po, kanina sabi ko sa inyo, wag nyong pagkakuha nyo sa kabilang tangke, ililipat nyo lang sa kabilang tangke, wag pong ganon. Hugasan nyo po kasi yung mga bacterias dumidikit po dun sa dahon. Okay, kailangan nyo po hugasan yon bago nyo ilipat sa ibang tangke. Okay, sana po malinaw yung pagkano natin ng tannic acid. Hindi ko man masabi sa inyo yung about definition ng tannic acid na kumbaga pwede sa lahat. Kasi yung pinag-uusapan natin dito para sa aquarium lang. So, yung ano yung tannic acid, ano yung magandang epekto ng tannic acid, at saka ano yung hindi magandang epekto ng tannic acid. Okay guys, ang hindi magandang epekto ng tannic acid ang may masobrahan. Ang maganda naman sa tannic acid na dala ng dahon ng talisay ay good back the water conditioning and anti-fungus din siya. Okay? Nakaka-help din siya sa pagbi-breed ng mga alaga natin. Kumbaga, yung nababasa ko na iba na napapaiksi ang breeding ano niya, kumbaga breeding process niya, like kung 28 to 30 days nagiging 25 to 23 days na lang, kumbaga ganoon. Pero hindi ko pa yun naobserbahan kasi sa akin ang 20 days lang talaga yung kumbaga, binibigay kong time sista sa pagbibreed. Okay, tsaka na natin pag-usapan yan. And maraming salamat ulit sa panonood. Sana naiintindihan nyo po at makatulong itong video para sa inyo. Maraming salamat.